Hi guys, kamusta? Dito na tayo ngayon. Papalit tayo ng LED lights. Alam naman natin na bad type pa rin ang Beat version 3. Ewan ko ba ba't hindi na ginawang LED. So, andito ngayon, nakabili tayo ng Opera LED lights pero hindi tayo sponsored. Pero baka naman. So, andito, bumili na rin ako ng relay in case hindi gumana yung relay na stock. At least, mapagana natin yung hazard. Pati, syempre, switch. Ayan, meron siyang hazard sign, makita ninyo. So itong LED type na to is para sa brake light 1157, kung di ako magkamali, double contact. So baka may magtanong kung ano itsura ng double contact. Actually ganito siya, dalawa sa ilalim, ganyan, dalawa. So ito T15, bumili ako ng apat para harap likod. So itong maliit na to, T10. Color white kasi may plate light na yung version 3. So ito siya, wag small lens, small but terrible yan. So lahat ng ito, ikakabit natin. Kaya, let's go! So ayan, natanggal ko na yung tornilyo dito. Una kasi yung tatanggalin itong dalawa bago mo matanggal itong sa may bandang taas niya. So hilain nyo lang ganito. Huwag kayong matakot maghila kasi yung mga unang beses ang hirap na hirap ka lang tanggalin. So ayan guys, natanggal na natin. Actually ito, pataas lang naman. Pag natanggal nyo na yung tornilyo, hilain lang pataas. Ingat lang dito sa likod na ito. So ayan, natanggal na natin yung tornilyo. Ang gagawin na natin is hilain. Paano hilain? Ganto. So maririnig nyo, crispy pa yung sound. Basta mag-click yan, natanggal na yan. So, 4 sides yung clip niyan, taas baba. Tapos iiwas nyo muna yung dyan sa may brake master para hindi sumapit. Sa pagbabaklas, basta alam nyo yung mga clips kung saan nakalagay, silipin nyo lang para hindi kayo mahirapan kung saan banda hihilain. Sa paghila nito, dapat mauna yung dito sa left, tapos pa-slide pa right. Nakasabit kasi yung preno ng rear. So, natanggal na natin. Pinakaunang gagawin natin is natanggalin natin yung plug ng signal switch. Itong plug na to, naka-double lock siya, kaya kailangan dalawang kamay kabilaan. So sungkitin natin yung lock ng signal switch. Gagamit tayo ng flat screw kasi mahirap tuputin yung lock. So yan, natanggalan na natin. So paano pa talaga yung lock nito? Pakita ko sa inyo kung paano. Dito sa likod. Ayan. So ito, susungkitin nyo yan. Ayan, baliktad. Ayan. Tapos igilid nyo. Tapos sa kabila naman, tusukin mo is pagilid ulit. So salpak na natin yung bagong switch. Ito yung may hazard na. Gawin nyo dyan, i-push nyo lang. Ganito. So sa likod naman, ikakabit natin yung plug. After ikabit dito, ibalik natin itong cover ng plug. So testing natin kung gumagana yung switch. Okay, flasher muna tayo. Gumagana siya.
Okay, gumagana naman yung left and right. So, subukan natin yung hazard. So, yung hazard, hindi siya kaya ng stock relay. Papalitan natin yung relay nito. Ito na yung relay na nabili natin, CR7. Ikakabit natin dyan. Hanapin pa natin yung relay nitong version 3. Kasi sa version 2, andun dati. Pero dito, wala yung relay eh. Wala dito sa ilalim ng speedometer. Pero parang naririnig ko dito sa ilalim, bubuksan natin. So yun, natanggalan natin. May dalawang bolt dito. Tapos ito, pag natanggal na lahat ng mga screw dito, lahat yan tatanggalin, pati dun sa ilalim, sa loob. May dalawa dyan sa ano, dito. Dyan may clip, tapos screw. Tapos pati yung clips ng fender, natanggalin yan kasi nakakonekto din yan dito sa front fairing. Ngayon, pag natanggal mo na lahat ng screw at clips, ang gagawin mo na lang is hilain to sa gilid-gilid na ganyan. Ayan. Natanggalan natin guys. Hanapin natin yung relay, stock relay kung nasan dito. Alam ko, somewhere out here lang dito yan. May cover pala tong ano, charging port. Push na natin, natatanggal eh. So, ayun siya guys, sumisilip. Nakita ko na yung relay. Ayun. So, pupush lang natin. Hanggang sa lumabas na. So ayan, natanggal na natin. Hilain lang natin ito hanggang matanggal dun sa socket. So ayan, ganoon lang. So dito, andito na yung CR7. Tapos ito yung stock. Bali, kukunin natin dito itong rubber na pinagkakabitan ng stock. Yung nakasize square na yan. Ayan. Lipat natin yan dyan dahil itasabit natin yan dun sa sabitan ng motor. So ayan, nalipat na yung isa galing dito sa stock. Ayan. Tapos titingnan nyo yung nakasulat, yung B tsaka L. Kasi magkaiba sila ng posisyon. Yung isa parang nakatayo. Ito naman sa aftermarket, parang nakahiga siya. So ayan, naikabit na natin. Actually, hindi ko na na-video. Nilagay ko na lang doon. So, i-testing muna natin kung gumagana na yung hazard lights. Kung effective yung relay. Ayun guys, effective siya. Gumagana na yung relay. Ngayon naman, papalitan natin yung mga bulb niyan. Gawin natin yung LED kasi medyo mahina itong bulb. So dito na kabit yung ano, flasher bulb. Ipit nyo lang counterclockwise tapos hilain. Tapos tagay natin itong T15 LED. Ito sa kabila, same procedure, counterclockwise tapos hilain lang ulit yung bulb. So ganyan lang. Ang mahirap lang dito ay lulusot itong T15 na LED, pero may lulusot naman. So yun guys, naikabit na natin. Ngayon itetesting natin kung gumagana yung LED. Okay naman siya, gumagana. So ibabalik ko na itong front.
So ayan na siya guys, successfully natin na ikabit yung ano, yung hazard switch, tapos yung relay, pati yung mga LED bulbs na LED na siya. Ngayon dito naman tayo sa tail light, saka sa dalawang signal light dito sa likod. Actually mas madali dito sa likod, i-twist mo lang ito eh. Twist mo pa counterclockwise, is lalabas mo na siya. Tapos hilayin mo lang itong bulb, saka natin isaksak itong LED. Dito naman sa taillight, iba yung lock ng bulb. Bali dito, i-twist nyo siya. Actually, push, tapos pull. Makita nyo dyan. Yan yung letter J na yan. Yan yung lock niya. So, same procedure din. Push, tapos iikot nyo dun sa lock niya. So yun na guys, yung taillight niya. Actually maliwanag siya, maliwanag pa nga dito sa labas pero maliwanag na to. So naman din nalagay yung plate light, yung T10 bulb. Kasi may plate light na itong ano, bit version 3. So ito, sungkitin lang ng flat screw. Tapos parang lalabas na yung rubber ng ano, ng bulb. So ito, nahila na siya. Bale ito, hugutin nyo lang itong bulb niya. Tapos talagay na natin itong T10 LED. So testing muna natin, yung iba kasi hindi gumagana yung LED bulb. Ayun siya guys, maliwanag siya. Kitang kita naman. So sa pagbalik, itutulak nyo lang siya. Tapos isakto nyo dun sa may guide. May guide yan eh. Tapos ito, ibabalik na natin. I-hook nyo lang yung mga i-hook dyan. Ito, ipupush lang naman ito. Tapos magkiklik na siya. So bali yun lang guys. That's it. Kung may natutunan kayo, subscribe na lang kayo at para meron kayong updates about sa Bit version 3.